Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Moloch, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanyang-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan
at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sabi niya sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at malinggawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari.
Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babae inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, alam natin na ang mga pangako ng Diyos kailanman hindi napapako, kundi ang pangako ng Diyos tunay na inaisa sa katuparan. Kaya nga kung titingnan natin ang mga kwento sa Biblia, mapapansin natin na kailanman ang Diyos kasama niya ang kanyang tinawag, hindi niya pinabayaan, hindi niya iniwan. Kapag ang kanyang tinawag nakaranas ng pagsubok, darating ang Diyos, ipararamdam ang kanyang pagmamahal. Bakit ganun? Dahil ang Diyos ay matapat. Dahil ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, kung ganoon na lamang ang Diyos para sa ating lahat, kung ganoon na lamang ang katapatan ng Diyos para sa ating lahat, magandang tanungin ang ating sarili, tapat din ba tayo sa Diyos? Tumutupad din ba tayo sa ating pangako sa Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, patuloy po nating napakinggan ang kwento ni Solomon. At sinasabi sa ating unang pagbasa sa araw na ito, nung si Solomon ay tumanda na, siya ay hinikayat ng mga iba't ibang lahi ng iba't ibang nasyon na magtiwala at maniwala sa kanilang Diyos-Diyosan. At ano ang nangyari? Kinalimutan ni Solomon ang kanyang katapatan sa Diyos. Kinalimutan ni Solomon ang mga kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya, hindi siya naging tapat. Kinalimutan niya ang kanyang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, ganun din ang mangyayari sa atin kapag oras na kinalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ganon din ang mangyayari sa buhay natin, oras na kinalimutan natin ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Ganoon din ang mangyayari sa atin, oras nang hindi natin hinayaan na ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat. At kung ang Diyos ay tapat, huwag sana tayong makalimot sa katapatan natin para sa Diyos. At ano po ang inaalala natin sa ating katapatan sa Diyos? Ang mga oras na tayo ay hindi pinabayaan, ang mga oras na tayo ay kanyang sinamahan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong makalimot dahil oras na makalimot tayo para nating tinataboy ang Diyos sa buhay natin.
oras na makalimutan natin ang Diyos sa buhay natin, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Yan din ang mga pagkakataon na tayo ay hindi nakagagawa ng mabuti at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong makalimot dahil ang Diyos tunay na matapat. Ang Diyos ay tapat sa atin. Nawa, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, yan ang ipanalangin natin, na ang bawat isa sa atin manatiling tapat sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, Amang kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging isang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Peace.
Tag ng dibdib ang bakit niya ang sagada ng buhay. Tanan ko'y kanya announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish office, finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalad. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibindo ka namin. Kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati ka namin.